Sa Pilipinas, ito ang ating mahal na kaibigan, si Jobo, Elizes. Ulitin ko, he's the book author, publisher, at our connections with Amazon.com. At lahat ng libro namin ay nasa Amazon.com. Kasama na yung si another book author, si Martexo, natun. Ayun. Okay. At kung papapasok niyo yung mga writing niyo, si Martexo, nandiyan niya sa vlog, no? Sa internet. At isama rin natin si Lemy Rojas, engineer. Okay na yung bataan nuclear power plant. Explain nila mamaya. At may appeal dito si Andy Andoga dahil doon sa post ng sinira sa Palanyake. Dapat ay nagawa ng mas magandang post. Hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari. Okay, siguro pakinggan mo natin yung appeal ni Andy. Andy, please. Thank you, sir. Thank you, sir, Dr. San Juan, at sa ating kasama o kasapin ito sa programa mo, no? Balitaan sa Rembrandt, sir. Doon po sa mosque, which was built sometimes in 1998, was demolished by lotion of forces of pure gold. Kasi siya ang bumili ng lupa na yan. And masalimot ang pagka-demolish dahil yung mga tao namin doon were there in the most during the night of September 26, 2013 at walang court order na pinakita ng demolition team hired by Mace Grace of Soriano of Pure Gold owned by Los Ojos. Ito po ay talagang ginabag nila ang batas. Sapagkat mayroon tayong sinasabi na nagsasabi ang batas na it is prohibited to demolish the settlers or the boss if there is no court order or there is no relocation. Now, ang nangyari po rito, walang relocation site, walang court order, pinusasa nila yung mga security namin, pati yung IMA, inside the mosque, while they are performing to for tahajjud prayer, at ikinulong nila sa Port Bonifacio. At yung mga tao, pinalaya nila after na completely na-destructed yung mosque, na hanggang ngayon, wala pa rin malinaw, batas natin kung paano ito ay susunod itong problema because there is a complainant affected by that illegal demolition. Naghihingi kami ngayon sa Department of Justice because we already filed a case with the Department of Justice on July 31, 2014 against Lucio et al. For violations of grid question. Aside from that doon, sa violation ng separation of church and state enshrined in the 1987 constitutions at saka yung Geneva Convention Protocol in 1949 of the United Nations. Nadilabag lang ito po, pero as of now, nakapos kami doon sa grid question. Kaya po natin sinasabi ng grid question because during the implementations of illegal demolition, walang court-order, walang napag-usapan doon. I am the one of the sole executive negotiator representing the residents and the most itself kung ano man ang papag-usapan namin dapat may lagay sa tamang pamamaraan sa legal ng proseso. Pero hindi ito ginawa ng Lucio Forces at saka yung mga authorities na nag-demolish sa bosque na yan. Hanggang ngayon po, yung kaso is still aimed the Department of Justice. Ilang bisis nila dinismiss yung kaso. Hindi kaya ito naglagay eh. Oo. Yeah, itong problema. I will show you all the documents, portended documents. At ang masakit pa dito, nag-request ako ng lawyer to defend our rights in all proceeding of this case with the Department of Justice. At nagbigay sa akin ng abogado ay no other than yung head ng Action Center of the Department of Justice, si Commissioner Perladuque. At ang binigay niya sa akin ng abogado ay si
Atty. Babasa of the Pasig City Public Attorney's Office. Now, hanggang sa nakarating kami sa Department of Justice Central Office, kasi nag-file kami ng petition for review. Considering the fact that yung ginawa ng prosecutors ng Office of the Prosecutor in Pasay City ay hindi po makatarungan. Because you cannot speak, hindi nag-atin ng hearing yung respondents despite of the four subpoenas, no, sent by the prosecutor the respondents, hindi nag-appear sa hearings na yan. Pagkatapos, nag-decide na sila, nag-resort ng kaso in favor of the respondents na walang sinagbit ng respondent ng evidences to refute our complaint and of course to push the their incompetent para may paliwanagan kung bakit nagkaganyan. Now, re-resolve niya in favor of the respondents, siyempre, ang kalaban natin ay milyonaryo, billionaire, nagbayad kami naman ng motion for reconsideration. Sinabi namin doon yung mga karapatan namin at yung complete ng documents to sustain the existence of probable cause for the crime committed by the respondents, the grave question under the revised penal code. Now, when we submitted our motion for reconsideration, for the first time, nagkaroon kami ng counter reply from the legal counsel of the respondents. And on our part, nag-reply kami. Kasi karapatan yung mag-reply. Pag-reply namin yan, sinabit namin doon yung lahat ng dokumento, complete. On the following day, dinismiss naman yung prosecutor si Relera, yung motion for reconsideration namin, despite of the complete submittal of the necessary evidence for the existence of probable cause to indict the respondents. Hindi ito biro. Napakahirap ito ang ginawa nila sa justice system ng ating bansa. Nag-submit ako ng counter-reply. The following day, dinismiss ng prosecutor. Tama ho ba yan? Hindi po tama yan. Kailangan pag-aralan yan ang ginawa nila. So, ang ginawa namin after that, I was very lonely because I was realized na this is something biases treatment from the Department of Justice officials. We filed our petition for review on July 31 with the Department of Justice alleging among others that we are appealing to the Department of Justice to reconsider or reverse the decisions of the prosecutor in Pasay City because the probable issue and probable cause to indict the respondents for grave question has already established completely. Mayroon affidavit of the witnesses and the victims under oath. Mayroon support ng ulamas and the sultanet. Of course, with the judicial material evidences, yung newspaper clippings at saka yung CDs covering the demolition with the media reportage, which was done on the night of September 26, 2013. Bawal pa yan na mag-demolish ng ating gabi. Whether you have a right or a property. Dahil pinaprobal ng batas. Now, excuse me, ha? Yes, excuse me. I'd like to acknowledge the arrival of our heroine. The first lady of Balitaan. We have her loyal. Okay, yes, yes, ito yung tribo. Now, pagkatapos po yung submission ng petition for review, nag-resolve ang prosecutors ng Department of Justice signed by Prosecutor General Laro Arellano. At ang sinabi niya doon sa resolution niya, sa petition namin, your petition for review is no cogent. And then nilagay niya doon, nasabi niya, furthermore, based on our careful assessment and study of your petition, it was filed on August 6, 2014, belatedly, contrary to the circular order of the Department of Justice. Ako naman nagtaka ako.
I went immediately, galit ako sa, ano, sa at that time. I went to the docket section. Sabi ko, ano bang yung pinail? Kung walang yung pinail ng petition for review on August 6, belatedly, ang pinail ko is July 31, 2014, 2 days before the lapse of the reglamentary period. Saan ba kumuha si Prosecutor Aliano ng petition ng pinagbabasihan ni Pete sa nag-meet ko na belatedly? So, sabi ng Juan, yung docket section, well, you have to file a motion for reconsideration. Oh. At sabi ko, bakit pa rin na ginawa na nag-resolve kayo sa petition for review without cafe service to me? Wala kayong pinadala sa akin. Kung hindi ko nagpunta rito, hindi ko alam na mayroon parang resolusyon. They have intentionally dismissed our case swiftly and deliberately using the crooks and mockery justice. And the question is, I do not know how much is the reason why. That is the probable issue that I'm asking sooner to later with these prosecutors. Now, hanggang ngayon, yung file namin ng motion for reconsideration, hindi pa nila sinasagot. Pinaloap ito ng ombudsman 3 times. Nandito rin ang mga documents. Sinulatan nila kahit isang response or reply sa sulat ng ombudsman, and 3 times, hindi nila ginawa yan. Sobra ang kanilang, pag-irrux sa karapanatan ng mga tao na dapat sila ang model date, sila ay membro, officialist ng ating pamahalaan with the Department of Justice. So, with this, I'm appealing to the government, this government of President Duterte, na ma-prosecute, lumabas yung resolution nila at reverse yung decision o resolution ng prosecutor ng Pasay City, pati yung resolution ng ni Prosecutor General Aliniano, because that resolution is based on wrong informations that cannot be accepted and which is purely injustice for us. At I hope na within a week or next week, lumabas yung resolution niya. Otherwise, we will file a case with the Office of the Ombudsman for this public official in the Department of Justice for violation of Republic Act 6713. Yung code of conduct and ethical standard for public officials and employees in the government, as well as yung violation of Republic Act, yung tinatawag na anti-graft and corrupt practices. They are purely violating these laws. So meaning the another case against Dilema yan? Surely, if this will be resolved on our favor, we are ready to file a case with the Ombudsman against Laila Dilima along with Undersecretary Lazaro and Prosecutor General Raro Arellano and others involved public officials in the Department of Justice for the prosecutions they have done on our case, which is illegal and which is purely injustices against us. Galing mo. So ayan, makakatulong si Sandra dito. Pakiusapan mo si Sandra dahil yan makakasumbong kay Presidente. Ay, salamat po ma'am. Permit me to send you all the documents. Yan, para tingnan mo siya ng kopya. Okay. Mamaya na. Yes, pasok tayo palis, no? But anyway, thank you, Andy, no? At pakainin mo natin si Sandra bago natin President. Like to acknowledge the presence of my good friend here, no? Si Lakay Gonzalo, ng DWIC at official ng dalawa official natin dito ng National Press Club, si Lakay at si Alvin Lucia ng Daily Tribune. Okay? At siyempre, yung ating mayor ng Kansas City, si Mayor Peralta, yun. And si Dr. Peralta. Puntahan muna itong aking mahal na kaibigan na tumutulong sa pagkakalat ng ating libro worldwide, si Jobo, Elizes. At marami siyang dalang libro dito na gusto niyang ipaliwanag. Okay. Kasi sanday lang, ilang linggo lang yan dito eh. Oh really, ha? Thank you. Okay. Thank you, Dr. Eric. Let me go to the main point immediately. You're good. So you know what I'm doing. I'm a self-publisher on the basis of print on demand. I will explain that later.
and anybody, no, sumusulat ka ng libro, no, or article, or novela, or gusto mo publish ng album, you go to a publisher, di ba? And you pay the cost for publishing. Yung traditional publisher will charge you the first cost, probably, and with a guaranteed minimum number of copies, let's say 1,000 copies. Pagkatapos, isingay nyo yun ng 5,000 or 10,000. Yan ang traditional publisher. Now, in my case, I will publish your book free, libre-libre, without any... You save a lot. Yeah, without paying any cent or cost or whatever. And you are not even required the finished book. You are not even required. But you will have to buy the finished book from Amazon.com. Kasi ako ang registered contractor sa Amazon, no, after graduating from their training. So, that is the bit of the process of how I print books. And I print books also, yung mga old books, retired. Wala nang kopya. Wala nang kopya sa market. Oo. Gusto nyo ipaprint ulit, no? Gagastos kayo. Dapat si Butch Valdes, Antisekretary. Definitely, gagastos kayo. It's the same case as, parang nagpaprint kayo ng bagong libro, no? Yung mga SKP ni Sandra Kam can be... You just send me the book. Huh? And I will prepare the format, or the same format, and reprint the book. Free. I will prepare all the preparation for printing. And you're not even required to buy the book. But even if you are interested to buy the book at Amazon, listed worldwide. The listing is open to Europe, Japan, Australia, New Zealand. You know, all places where Amazon is distributed. You've seen worldwide. I'm sure. You've seen worldwide. But this year, Camilo. Worldwide yan. Live tayo. It's live. It's live. It's live now. Oh, sige. And YouTube yan. What else do I have to say? Any type of books, no? For instance, family album, printed family album, in color. I can, you just send me all your pictures, and then I prepare it. This one costs $15, $15, no? $15 at Amazon plus shipping cost, no? And it's 40 pages, and can contain up to 100 pictures, or depending on the arrangement per page, you know. I can produce, if you're a writer and you don't have a full book, you have your article to be distributed or to be read by other people. I also assemble writings of several authors and then publish a book. No? So far, this one is writings 8, no? And I have completed already up to writings 30. And then so many editors, articles. Pagnabasa mo yung articles sa, New York Times or, Sulat ng Filipino or columnist sa Philippines, hindi ko kabisado ba ang columnist, so... Hindi ko mapapanggit, no? Pero if I like their writings, their opinions, their political views, so I include them here with their permission, no? So I include, and then I assemble them, probably 20 writings, and complete into a one book. Pagkatapos, ako on air,
kami bro. Walang royalty yung mga authors, kasi parang marami eh. But if it's a single book, like Henares, Henares eh. Hilary Henares, maybe you know. Hilary Henares. Make my day. Oh, make my day. Oo. Oh, lahat na kanyang make my day column. In the 80s, during Cory's time, after Ramos' time, inassemble niya into books. 24 books of Hilary Henares. I published free for him. So, this is the number 9 book of Make My Day. And it's so full of, you know, events, people, interesting secrets, information. It's really a very good book to own. And I sell this, I brought this one, I'm selling this for 500 pesos. And all of the books that I brought here is I price uniformly for 500 pesos only. But at Amazon, this is $12, which is about $600 pesos. But you pay the cost of shipping from New York to Manila, which is about $10 per book. Pero kung maramihan yung order sa Amazon, the rate of mailing cost is reduced. Anyway, why I'm selling books like this? Nasa hospital. I try to respond. Kasi walang social security dito. Social security. Not like in America. Pero, mulong. 500 pesos each lang. And I brought with me some art book, no? By the masters, art book by the masters, probably Picasso, Cezanne, in you know, in one page book, colorful books which you can cut and then put in your frame. Or you retain the book and just for your friends at a copy. Table book, which you can show to your friends. What else? Collection of jokes. English Tagalog. Pinoy. Pinoy jokes, which I copied from the internet. Oh, ito book number 3. Collection. Ito book number 2. No? And most of the jokes here are very good. Talaga original Pinoy. No? Na talagang classic. It's a really good collection. So, anyway, just to let you know that you're only brief publishing books. Where can you find a publisher that offers free services? Where can you find? Kung meron kayo gustong i-publish, shipping ko lang si Jobo of New York. Doon ko lang ginagawa lahat ang format in my computer and through software. Katapos sinasabit ko sa Amazon. And then bahala na ang Amazon. And you'll be listed. Your book will be listed forever. Forever yun. Unless as an original author, gusto niyo cancelin, if you can cancel, you own the copyright, and if you want to cancel the book, sabihin ka na sa akin, I can cancel it. And while the book is published, gusto niyo ipa-reprint sa Filipino printer, pwede na. It's free. You can reprint it in the Philippines. Pero, sa Philippines, meron ba? Meron ang cost, no? And then when I published books, even if the book is completed, no, it's already available for sale, no? Pagkatapos may errors, maraming errors, sabihin ko na sa akin, kukulitin po yung errors. Oh.
and the subsequent copies okay na. Will have all the... It happened to me. Uh-huh. And he did. Bilis. Ang bilis. For a few days, sabihin ko, kaset mo na ang sale sa Amazon at kinokorek ko pa. Baka naman after one day, pag-corrected na, and then it will be available again. Galing. Pero wala, corrected na. Ang bilis. And it's not just one time. Oh. Many times in the future, kahit baguhin niyo yung cover ng libro niyo, babaguhin ko. Kahit baguhin niyo yung paragraph niyo, babaguhin ko. Kahit tanggalin niyo mga paragraph. Kahit maglagay kayo ng picture, black and white, gagawin ko. After all, it's my hobby. It's just a hobby. I'm age 82 and I'm retired. I used to be an electrical engineer in the Philippines for many years. But in 1990, I joined my children to take care of their babies. So I became a teacher. The babies I took care. Ay, naka, puro professional na. Professional na. Apostolic. I have to have a hobby, you know. He is a sabi. I have to be busy. Stay young. If not, that's all. Thank you very much for your listening session. Thank you, Jobo. Okay, with us today. Ito mga advocate ng Bataan Nuclear Power Plant. I'd like to congratulate all of you, no? From Lemy Rojas. Ito nakakatuwa eh. Yung mga illustrious father, itong dalawang batang ito, no? Si Monty, anak ni Mon Pedrosa. At si Itos, anak naman ng ating barkada, si Undersecretary Valdes, Butch Valdes, ng Larus Movement. And ating DepEd ay nandito kayo to give us more information about what transpired. Bakit pumayag si President Duterte to naituloy itong Bataan Nuclear Power Plant. Siguro from the youngest, si Lemy muna. Okay na. Gandang umaga po sa inyong lahat. Po si Ginny Lemy Rojas, yung head coordinator na Save the Nation Movement. Ang aming founder po niyan ay si Carlos Valdes. Yung panawagan po namin na ipaanda rin ang Bataan Nuclear Power Plant, which is a nuclear energy. Mahigit na po kami 10 taon na nanawagan yan. So, napakaswerte natin nung dumating ang ating presidente na sa tingin namin, may common sense. Gusto niyang makapta naman ang mamamayan. Ang kaginhawa na hindi natin natamo ng halos 35 taon. So sa tingin namin, ang kuha namin, sa... Nung una, nagbago ang isip ng presidente natin eh. Kami, ang tingin namin doon, yung mga nabigyan siya ng maligid informasyon. Pangalawa, yung mga nakapaligid sa kanya, nasa kabinete niya, alam po natin lahat na ang negosyo niya ay kuryente at langis. So nabigyan siya ng maling information palagay namin. So katulad ng nasabi ko, meron siyang common sense, nagbago isip. Kasi medyo napaliwanagan siya. Kung may common sense siya, alam niyang pakikinabangan ng isang nuclear energy. Yun, nagbago ang ihip ng hangin at payag naman siyang pandali na. Ang nakakalungkot lang po sa mga nakaraang administrasyon, halos lahat ng mga Department of Energy na secretary po, eh wala pong nakapunta dyan. Hindi nila nakita yung mata niyo kay power plant. Pero kung magsalita sila, luma na yan. Dilapidated yan. Bulok yan. Meron tayong isang, yung bago natin Secretary of Energy, si Alfonso Cusi. Siya po mismo tinignan niya yung Bataan Nuclear Power Plant. At nakita naman niya, na talagang maayos, minimaintain po nila. Yung BNPP po natin, minimaintain po yan, meron siyang budget na 29 million bawat taon. So siguro, sa tingin po namin, nung makita na isang Secretary ng Energy,
doon po nagkaroon ng dana. Dapat gamitin natin ang bata nuclear power plant sapagkat yan po ang pagiging dana natin ng industrialization. Yun lang po. Marami kayong magtatanong po. Nandito kami ni Kaito. Pasagutin po namin yan tungkol sa bata nuclear power plant. Okay, thank you, Lemy. Let's hear from Monty. Morning. Pasko ako sa tatay niya. Morning, ladies and gentlemen. Kasama ko ni Sir Butch, my father doon sa tawag namin Renaissance Philippines. Ito isang grupo para kamtan ang mga dreams ng Filipino power thinking about sa atin. And one of the entire projects is the BNPP. Speaking from my point of view, growing up, puro negative ang narinig ko dati. Sa sinilang ni Marcos yan. Tao ni Marcos, masama lahat. Basta Marcos, masama lahat. Ngayon, after reading, researching, and of course, knowing, being with going there, opened my eyes and I'm seeing na what such a waste. For so many decades, it's been there. We could have been one of the first ones in Southeast Asia to have nuclear power, and we would have probably, in my own opinion, be somewhere at the level of South Korea if we had nuclear power then. And even up to now, there's a lot of negative attributes being pushed on it. And my feeling is all political. There's nothing that's detrimental for its operation. And I just hope that the younger people, the younger generation, will not just swallow the negative aspects of what the BNPP is all about, and ask and learn for themselves and see what a waste it is not to use it. And if this is operational, we would be a really great country, especially the same vision of our present president. Not to study all the political things that are happening. Just look at what the benefits it will bring us, and I'm sure everybody will agree. Because all the negatives have been put aside, and I don't see anything that's wrong with it. That's my opinion. Thank you, Monsi, at Promitos, man. Yes, good evening. Good morning to kayo lahat. Apologize yung aming mga tatay di makatalok ngayong araw. So kami yung proxy. But sabi mo ni Kalemi, matagal na namin pinaglalaban tong Bataan Nuclear Power Plant. Not just for its sake, no? Hindi for nuclear power's sake. But because nuclear power today, alam po natin yung is the cheapest, cleanest, most reliable energy, form of energy in the world today. There, walang tatalo dyan. 1984, it was ready for operation. Had we operated that, imagine mo yung benefits na makamtan ng tao. Okay, it was supposed to be 620 megawatts yung isa. That's BNPP 1. But there is a provision for BNPP 2. So that would have been part of the grid. Imagine, we would not have had the energy crisis. We would not have had the IPPs. We would not have had this. Okay? I just wanted to please indulge me because Monty mentioned the new group called Renaissance Philippines. So we wrote something up just to introduce the group to everybody here, our friends here in the media, and everybody online who is watching now. Renaissance Philippines is dedicated to the rebirth of the highest aspirations of our people and the nation. We are advocates of real industrialization through creating, organizing, and implementing great projects such as a national nuclear energy development program, increasing agricultural production, reviving manufacturing, organizing and upgrading the national transportation system, reviving national banking, and many others.
We believe that through these science-based economic drivers, the nation can finally fulfill its primary mandate, that of enhancing the quality of life for all Filipinos, now and for generations to come. We also join other nations in their efforts in fulfilling the highest aspirations of their peoples through global development projects like the Great Silk Road. Now, I just wanted to say, i-add ko lang po sa inyo, no? Ngayon, siguro, dahil sa sabi nga ni Kalemi, yung common sense ng presidente. Ang presidente kasi natin ngayon, who we still believe is a blessing from above, no? Because of his common sense and his political will to push through with certain things that he believes will help this nation. One of it is a national nuclear power program. When you go abroad and you talk to other countries, nagtataka sila bakit hindi pa natin pinapaandar tong nuclear power plant natin. Nagtataka sila bakit kayo naniniwala sa mga ganito. Right now, there are 450 nuclear power plants operational in the world. Okay? And application-wise, siguro another 100, 150 in the next decade. Because countries have to apply. Tapos ang gagawin ng IAEA, International Atomic Energy Institute, they will come and do a feasibility study kung saan ang okay ilagay yung nuclear plant. Okay? So bago pa lang, hindi porket gusto nyo, next day meron na. Papag-aralan pa natin yan. Tapos ititrain nyo yung engineers, ititrain yung tao para i-operate. Okay? Right now, just to give you an idea, ha, sabi nga ni Monty kanina, palagay niya kung ino-operate natin yung BNPP 1, yung Sanapur Point, we would be at par with Korea, if not more. Because, ironically, the Kori 1, the first Korean nuclear plant, is the same time as ours. And it's still operational today. I'm sure you've heard the si Congressman Pohanco talk about it. And they went through the whole nuclear, beside it, nagpatayo na sila ng mas bago pa to increase their energy capacity. And right beside that nuclear, yung area na yun, is an agricultural estate where you can pick fruits and then you eat it. Hindi naman kayo mamatay, hindi naman kayo magtutubo ng mga radiation, ganun. Wala. Walang nangyayaring ganun. Nanonood lang tayo ng Godzilla or yung mga Hollywood movies. Kaya nai-influensya ko tayo. Oh, tapos tinatakot tayo na mag-radiation yan. Mag-mutate yung mga isda. Mag-mutate yung mga tao. Magiging alien. Yan ang sinasabi sa atin. And for us, for our generation, martial law babies kami. Okay? Yan lang narinig namin growing up. Yun lang narinig. Nuclear is bad. Bakit? Basta, it's bad. Okay? So, but, why do other countries, but yung ibang mga bansa, why are they all going full into nuclear? Vietnam, Bangladesh, all of them have applications for nuclear power plant. And in fact, during Kori's time, when she took over, nag-courtesy call yung mga ambassadors. Brazil, the ambassador of Brazil went to Kori and said, you have a Rolls Royce of a nuclear power plant. Operate it for your people. Gusto ko ng ganyan. And we always used to say, there's nothing technically wrong with the BNPP. Nothing scientifically wrong with the BNPP. Only thing wrong is fear and politics. Ayun yung maliwanag. Yun, diba? Okay, so kami, doing this now, there is a multitude, ilang isang dekada na lumalaban dyan, you know, against, you know, hostile governments, and obviously, yung gobyerno natin nung huli, hindi talaga. So, and then, pati yung mga members of the Catholic hierarchy,
Yung reason nila is corruption. Has nothing to do with science. Has nothing to do with technical know-how. Tapos yung iba, sasabihin nila, kaya ba ng Pilipino? Eh ba siyempre, tayo unang-una dyan eh. Diba? Sino ba may sabi hindi kaya ng Pilipino? Diba? Sabi nga ni Presidente, di umangis kayo kung hindi niniwala sa Pilipino. Diba? Tayo, gagawa tayo, dito tayo susulong. So, we really believe that this for our generation, even kami, with our children, and then our grandchildren will benefit. Imagine the power that will be, the power supply, power generation, mas maraming ngayon, mababa yung presyo. Eh di bababa yung electricity natin. Di ba? And 24/7, kaysa umulan, umaraw, gabi, araw, walang hangin o meron hangin, we have energy. How can you beat that? Di ba? Reliable, cheap, constant base load. There's so many advantages to it and other nations. Ito lang, just as a side, last, kay Eric, no? China has 36 nuclear power plants in operation. 20 more being the next decade. Under construction. Tapos, ang goal nila by 2040, tama ba, Ver? 2040. They will be fully nuclear powered as a nation. Imagine what they can do. Yung space program nila, pinupush nila ngayon. Tayo, we can't even think that kasi yung pambayad na ng electricity natin, di man natin magawa-gawa. Imagine. And imagine one of your children or grandchildren na makapag-dream na magiging astronaut siya one day. That's what it is. Thank you. Thank you. Thank you, Ito. At kasi nakakatawa ang ating heroine, no? Sandra. Anak ni Butch Valdes. Sandra, please. Hindi lang, hindi lang, pero anak niya. Ito naman yung anak niya. Ramon Pedrosa. Actually, galing pala ako sa AMC Live kay Carmen Dalvez ngayon. Dahil doon sa nangyari kahapon. Kahapon. Sa totoo lang, nanonood ako ng TV pero umiyak ako. Dahil nag-mix yung emotion ko because I really feel vindicated. I was the first one dito sa forum dito, na to dito. Na inilabas ko. That's why we supported her all out. Kuya Eric supported me to the end. Talaga. And thank you, Kuya Eric. And 2012, ako po nang lumutang tungkol sa issue ng including sex video. Yung together with the sex video and the I've seen it. In Lima with her driver, Balitaan. Ngayon, I feel vindicated. Hindi, kanina, i-explain ko na it's not personal ng pag-ano ko kay Lima, but because of my colleagues, yung mga kasamahan ko sa Whistleblower Association na hinaboy niya, nilaro niya at the end, ang natalo ang aking mga kasamahan. Ako'y lumaban sa kanya dahil ako, hindi dahil sa akin. Pangalawa, nang inilutang ko ang relationship niya with her driver, way back 2012, it's not for consumption of the public, pero ito ay nilingko yung drug trade sa loob ng kaya dapat lang na inutang ko na siya ay boyfriend niya yung kanyang, not a boyfriend, because they've been together for this past 7 years, staying in one house. At ito ang rason, gusto kong i-link doon na ang relasyon niya sa kanyang driver bodyguard, yun din ang ginamit niya doon sa drug trade sa loob ng bilibid. So, gusto ko lang i-clear out po yun. Hindi ko, babae po ako. Ako ay isang ina. Actually, nung sa kongreso kami ng una, wala pa si Diane. Ipinipilit ng ibang kongresista na inutang na sa executive session yung kanyang sex video. Pero ako nag-oppose kasi I'm a mother and I'm a woman also. But I want to declare this to the public
na hindi po ako, hindi ko sinisira ang pagkababati ni Senator Dinh. Correct. Ang aking punto po dito ay para makonect yung driver na nangungulekta ng payola sa loob ng National Political Person. At we have to thank Sandra. Kung tayo yung gusto niya sirain si Laila, hawak na namin dito yung video niya. Pinanood na saan natin, pero kita ba yung delikadesa nito si Sandra? Hindi niya ginawa. Thank you, Sandra. You're welcome. At yung tungkol naman kay Kerwin Espinosa, I don't know Kerwin. It's just so happened. Effortless talaga ang Panginoon tumutulong sa bansa natin. I have a training and cleaning services in Abu Dhabi, okay? And it was October 8, my birthday. Sa gabi, I received a text message from one of my staff there na, "Ma'am, nandito yung wanted sa na drug lord sa Pilipinas." So, binaiber niya sa akin ang picture. Totoo nga na siya. But before I will report this to the president, I have to make sure, 101%. So sabi ko, pumunta ka sa immigration, tinawagan ko yung contact ko sa immigration because ako po ay isang dating OFW. And that's the reason why I can relate fully to the overseas Filipino workers. I worked with the palace for, 35 years ago. So I know the place. Malalaking tao ang aking connection doon. So nung nalaman ko po na ang pagpasok ni Rolando Espinosa alias Erwin ay tunay na passport niya at siya ngayon, that's the time po, early morning of Sunday, October 9, I called up Secretary Bongo. Sabi ko, confirm po na nandoon sa Abu Dhabi si Kerwin, and na-shock po lahat dahil walang alam. And then suddenly, Chief PNP had called me up around 3 o'clock in the morning of Sunday. Sabi niya, paano natin mabigyan ng visa ang operative sa pupunta doon? I said, just email me or Viber me the passports of those three police colonels. Ako na po ang bahala ng kanilang visa. Normally, if you will apply for a visa going there, it will take you 3 to 5 days. But I was able to get it for 27 hours kasi kinausap po yung konta ko sa loob na this is an emergency pakian. So, Tuesday, the operatives left for Abu Dhabi. Na through, remember, na wala po tayo ng extradition treaty sa United Arab Emirates. Pero ang ginawa po ng kapulisan natin, nagkaroon ng red notice sa Interpol. At iyon lang po ang nakatulong sa atin na makuha siya. Kasi kung finalize siya ng kahit ano-ano lang, ano, hindi natin madali. Kaya. So, within that week, na-aresto po si Kerwin sa isang convenience store next to the building. And the building, talagang sabi ko nga, ang Panginoon, ibinigay sa atin ang giya. He was staying sa flat 901 on that building. Across, yung in front of his unit, are Filipino nurses. Okay? Ang staff po ay nasa baba. So, kung bakit napapunta siya doon sa building na yun, madaling access. Dalang daming Filipino doon eh. Okay. So, yun po. Nung nagsulat ng rinilay po ng ating ambassador doon, si Ambassador Vignon, sa Alwat Bajil sa kanya, napatay yung kanyang papa. What he asked is to put him under the witness protection program. So the ambassador wrote a letter to our DFA secretary and secretary of justice. Ang punta ko po doon, umiral po sa akin ang pagka-whistleblower. I don't treat him, I mean Kerwin, as a fugitive, but I treated him like a whistleblower. Marami po from the past na maraming nagsiwalat pero hindi nabigyan ng protection. So I went immediately to Secretary Aguirre personally. I asked him, okay, I'll be leaving for Abu Dhabi. I'll be with the three police officers, but please, I'm asking you to put him under the witness protection program. So mayroon po ako ng legal
from the Secretary of Justice. Nadalhin ko doon. So I went, as soon as I arrived there, naligo lang po ako. And then I went directly to the flat or condo of Kerwin. And there I found out, napaiyak ako. Three na maliliit pa na bata, 4 years old, 3 years old, 1 year old, and his common law wife. Yun ang nakita ko sa scenario na yon. So, from there, I went to our embassy, give the letter of Secretary Aguirre to our ambassador. But before that, I already arranged my own way of getting inside the Alwat Majid. Sa Middle East po, hindi ka basta-basta, kahit sino ka pa dito sa Pilipinas, hindi ka basta-basta makapasok sa jail nila. So, aside from the embassy, I arranged one general there at the police na makausap yung ano, yung makausap yung detainee. Si Kerwin. So, yun ang pangyari. The following day, I went to Aguadba. And normally, bawal ang cellphone. Bawal ang cellphone pumasok. Wala kang magdadalhin. But, talagang binigayan yata ako ng Holy Spirit na maging strong ako. You won't believe. Even our embassy staff, kasi pagpasama ko, kasi kailangan pumasok doon, embassy car. Nagulat sila. Kasi normally, nakakausap nila ang ating mga prisoners doon na Filipino sa, ano ito, sa glass. Glass lang. But they were shocked when the general, the chief of the prison, General Al-Mazuri, asked us to be with him in his office. So, pinatawag si Kerwin, nagnamating si Kerwin, nagulat siya, na ano, na nandoon na ako, and freely, sinabi na niya lahat sa akin ng mga pangalan. So when I showed him the picture of his kids a day before, umiyak doon siya, nag-breakdown. Umiyak siya. Sabi niya, Ma'am Sandra, please help me na maproteksyonan ako pag-uwi. Iiwan ko muna ang pamilya ko dito sa Abu Dhabi. I said yes, but they cannot stay here forever kung ang visa nila ay tourist. I'm very willing to help the family put under my company's name. Kung kasi mas safer sila doon, or if you wanted to bring your family back in the Philippines, nagvo-volunteer ako from my own expense. Susunduin ko ang pamilya mo para walang magasgas. Kasi alam mo ang mangyayari na mga drug courts itong kausap natin. So yan po ang nangyari. Oo, tapos, di ba, kyaw-kyaw ng kyaw-kyaw si De Lima na may special project daw ako. Hindi ako inutusan ng presidente. But when I informed the president that I had already the documents from the Secretary of Justice, tinulungan niya ako sa pamasahin ko. He gave me 96,000 and another 40,000 pesos for my hotels there. Which alam mo naman, maganda ng 40,000. Pero hindi ko po yun ininda kahit hindi niya ako bigyan because I have my company there. Kaya ko naman po. And then I told to my staff there, don't expect any reward because we're doing this for the country. Ang ginawa nyo na nakita nyo at nireport nyo kagad sa akin, malaking tulong ngayon. Ayoko kayong mag-expect even a single dirham na maibigay sa inyo ng gobyerno. Yun lang po. Ang galing talaga nito si Sadre. Alam mo, si... Si Sayan kumita pa kahapon eh. 1 million. Yung 1 million. Siguro nakinig sa radio program ko kaya yung ginawa nila ni Tarki. Ginamit yung pakakalap para yun magtulong sa kanya. Same ba siya? But anyway, without the MBA connection of our good friend here, Sandra, ay hindi magagawa yan. Ang Mission Impossible yun. Ano yung MBA?
may pakiram po siya doon sa, ano eh. Yung mga top level people sa Dubai at UAE, puro ko din itong si Sandra eh. Kaya, it eases everything. Si Juby. Ngayon ko lang nalaman si Ma'am Sandra pala ang susi, no? Ang susi ng mga napakatagal ng pagkalulong sa drugs ng ating bansa. Alam niyo, napakalaking bagay. Pero Ma'am Sandra, nanghinayang ako kasi actually nung nag-present po si Attorney Ferdito Pasio ng 1 million, cash talaga na hawak niya na ibibigay sa sino mang magsasabi o magtuturo for the whereabouts of Mr. Dayan. Sayang, sana ma'am, i-donate mo na sa Balitaan para si Kuya Eric. Hindi nahihirapan. Hindi ma'am, actually, kung hindi niyo tatanggapin yun, self-respect si Sandra eh. Hindi, kung hindi niyo po tatanggapin yun, yung pera na yun, baka mapunta lang kung saan. The point here, since na yung Balitaan naman, eh, kayo po yung pinaka, parang, alam niyo, dito lang din ako nakaka-relax na dito ko nakikita yung original news. Yung news na hindi ini-edit, no? So, siguro mas maganda yung kasi si Attorney Ferdito Pasio ay talagang very much willing to give sa sino man the very first. Siguro yun po yung suggest niyo po. Nabigay na. Nabigay na. Ayun, thank you very much. Nabigay na sa kapag-alap ni Eloy na yan. Kaya nga sabi nga, bakit sa kanila? Sila nagturo. Ayun. Okay. Pangalawa po, Ma'am Sandra, suggestion lang po, since na hindi naman tayo madalas magkita, pero marami po kayong mga nire-reveal dito na totoo, na maaari po pwede niyo ilabas sa libro ni Sir. Eh bakit di nyo gawin yun? Alam nyo, Sandra, bata pa kayo. Marami pong makikinabang sa ginagawa ninyo. Matanda nga ako kasi dad ko si Bilima. Tapos po, thank you, Ma'am Sandra. Yun lang po. Tapos po yung sa ano ERC po natin. Meron po kasing nagsasabi na bakit kapit to ko itong mga namumuno sa ERC? Pangalawa, may posibilidad po na if in case hindi nila suportahan yung ating presidente, kung pwede po bang tanggalin itong departamento na to at palitan na lang ng panibagong pangalan instead na sila pa yung mamuno again. Sino po yung pwede sumagot? Engr Lemy. Thank you. Pwedeng-pwede yan. Kasi mangyayari niyan eh, ilagay din sa Department of Energy. Kasi puro kuryente pinag-uusapan din eh. O ilagay lang niyo para isang division. O tama niyo po ni ano, ni Pwede. Pwede pa rin na iskrapin na lang yun. Kasi dapat, yung mga iskalawag talagang tinatapyas yan eh. Sabi, kung kukunin mo yun, ililipat mo ulit ron sa ibang lugar. Eh, ganun din ang gagawin niyan. Jimmy! Hey, ano, kung saan na? DCR. Yeah. Ma'am, siguro napanood mo naman yung Congress hearing kahapon. So, yung sinasabi mo, di ba, driver bodyguard na dapat may connect sa droga. Kasi yung hearing kahapon, puro ano eh. Malalas why. Usapang na pag-ibig ha, tapos ilang, di meron pang signal number 5, signal number 5. So, nawala yung ano, concentration ng mga mababatas na dapat may ugnay doon sa droga sa loob ng ano, ng Bilibid prison. Anong masasabi mo dyan? Bago sagutin ni Sandra, alam mo, Jimmy, ang dami kasi baklagya sa Congress eh. Kaya dito na yung katanungan, puro kapaklaan eh. Kasi ma'am, nasayang yung gastos, nasayang yung oras. Katulad ng sinasabi mo, di ba? Totoo yan, dito mo binulgar yung sex video ng driver, bodyguard at si Dilima. So yung sinabi mo meron, kaya mo lang nilutangin para i-connect yung driver sa pangungulektar niya ng drug money sa loob ng Bilibid prison. So hindi nangyari kahapon yung sa pandinig. Anong masasabi mo sa mga congressman yan? Actually, grandstanding lahat naman doon, as expected. Pero with Ronnie Dayan's revelation, it's half truth, half lies. Habang siya ay nagsasalita, nagkataon na yung asawa ng isang inmate na nag-witness, keeps on texting me, "Ma'am, willing si Kulangko, inmate Kulangko and Durano to face off with Dayan." Kasi may mga ebidensya sila na ano, nag-evade. Alam na natin, we can read it between the lines that he's trying to evade.
sinasabi niya na hindi niya kilala si Kerwin as a drug lord. Come on. Everybody knows that Kerwin Espinosa is a drug lord. Sasabihin mo ngayon, kinuha mo yung pera, hindi mo binuksan, sinilap mo lang, at hindi mo alam na yung kinukunan mo ng pera is a drug lord. The mere fact na ang pagbibigay ng pera sa kanya is like yung mga parang Al Capone type, papunta sa isang building, magbibigayan lang sa kotse. Hindi naman siya tanga dahil he was with Laila de Lima since ano pa, since Comelec lawyer. Kating may pagmanating doon niya si de Lima eh. Matalino siya. Hindi siya tanga. Magulang. Magulang. So, yung mga sinasabi niya na hindi niya kilala si James Sebastian, hindi niya kilala yung mga inmates, nagtatawanan yung mga inmates, kasi ilang beses siya pumapasok sa kasama din ni De Lima doon sa kubol ni J.P. Sebastian. Tapos, iniiwan doon niya si Laila, umaalis siya, tapos hindi niya kilala personally si J.P. Sebastian. Yun lang nakikita ko, sabi ko nga, yung kanyang revelation yesterday is more, it's half truth, half lies, more on the love story of her, of his mom. Not doon, on, hindi natumbok natin yung drug. Masyado. Na yun ang mas importante dahil ako, kahit ako nakita ko na yung video na nakakasuka, hindi ako pwedeng magpalabas doon dahil ang aking importante talaga doon ay ang droga. Yun ang pinaka-importante. Ma'am, last, kay Kervin, kasi parang hindi rin siya nagsasabi ng totoo eh. Marami sa mga iba din mga kasama na. Selective memory nga eh. Yung alin pa talaga ang totoo? Yung sinumpang ng salaysay o yung sinumpang salaysay ng tatay niya na maraming connect doon na mga politiko at mga polis? Kasi parang ilan lang yung mga binanggit ng general. Well, if you remember, nag-ano siya doon, actually yung focus ng sinabi doon is the killing of the ex-mayor Espinosa. Kaya doon siya nag-concentrate sa mga polis. But now na kinonfirm na dinininay baga ni De Lima, and she's very strong enough to say, I forgive you. Oh. Alam niya mga antics ni Laila De Lima. Yan ay kanyang camouflage niya yan. She wants to appear a very strong person, pero deep in herself, alam niya na totoo na De Lima. She's finished. She's really finished, and she's a big liar. I've been fighting with her since 2012. Lahat sinasabi niya, ay, nilait-lait pa ko niyan. Nilait-lait pa ko niyan. Kasi ang pagtitingin niya sa mga whistleblower ay mga dugyot. Senator De Lima, hindi ako dugyot. At hindi ako kagaya kong pipili ng driver, bodyguard. Diba? Quality. Kailangan quality naman dapat ay pinuha mo. Ang daming fiscal dyan kung gusto mo. Pero hindi, you opted to be with a driver bodyguard, at ang ipinalit mo na yun kaya ka na nasampal ng asawa mo for 7 years ay dahil sa pagsiselos sa'yo kay Warren. Gusto ba? Gusto ba? Actually, tatlo pala yung pinisiselos ka rin. Kaya sa sarili ka, selective memory to si Dayan eh. Pero masaya na siya, may mag-iisip. Oo, kumita pa. Ang kamino. Binabati ko po kayo ulit sa inyong makabayang gawain at nadugtong itong mga istoryang ito. No? Parang may nabanggit na may isa pang senador na dapat ibunyag. Ngayon, pwede bang sabihin niyo sa amin kung sino yun dahil nakausap ninyo? Ay, hindi po ipinangalan sa akin dahil ang sabi, pagdating na lang niya dito sa Pilipinas. So, wala nga yung sinasabi doon sa affidavit ng kanyang ama na governor, yung congressman, engineer up niya yun. So, I really don't know what happened. Ang ano lang niya, nakafocus siya sa mga police on the take, at saka yung pagkuha ni Dayan ng pera sa kanya para ibigay
sa ating pinakamamahal at pinakamagkaling na senador ng bayan na dapat, you really have to listen. Nalalo, galing ba? Kasi very clear sa, mali yung director. Kung baka sa pelikula yung nag-orchestrate mali. Ha? Simple lang. Yung sinasabi ni Kerwin, paano yung hindi na yung bookkeeper nila? Sabi mayroong pink and blue book. Saka itong gastos lang itong si Lover Boy, si Dayan. Paano ka makapag-maintain ng mga sabong na 11,000 yung bilut na sinasabi niya? So meaning marami siya nakukuhan. So maraming mga butas, yung mga sinasabi nila na dapat talaga ay palitan nila yung director, yung scriptwriter, dahil maraming butas. Kailangan nila matuto ng mga collaboration of facts. Okay. Baka naman madali. Sige po, please, sige po. Please. Sige po. Bago po ako rito, matay mo ng environmental planner. Okay. So, ang tanong ko po doon sa BNPP, ang isang objection ng mga iba ay yung issue ng environment. Matatakot sila na pag inoperate dyan ay mapollute, baka bumigay ang planta, baka magka-earthquake, at ma-apekto ang environment. So ano po ang masasabi ninyo tungkol sa issue na yan? Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang umaga po sa inyo. Kaya po may ang yung agam-agam. Wala, may miskis niya. Bago ang pangalap si Sandra. Kasi meron siyang interview pa ng turbo pa kayo. Sandra, maalap ka. Salamat po, Kuya Eric, sa lahat ng mga mag-editing natin mga courses dito. Sana po, huwag niyo akong pabayaan sa laban na ito. Of course. Pero inalalayan sa media. Dahil wala po akong pambayad sa media. Opo. So, ito lang, ang masasabi ko lang, doon sa Kerwin Dayan, may half-truth, half-lies doon. At sa kay Senator De Lima, you have to resign. Thank you. Ito ah. I think ngayon sa December, swak na si De Lima. Swak na. Wala na. Finish na talaga. Okay. Thank you, Sandra, no? At magkalimutan December 9, Christmas party natin dito. Okay, Camila, sinayin mo na bago... Ah, sige. Okay. Yung concern ng ating bisita, no, sa environmentalist, narinig na po namin yan sa mga Greenpeace at saka yung mga ibang anti-development. Ganito ang paliwanag yan, eh. Sa nuclear plant, hindi po nag-i-emit ng carbon dioxide dyan. So, kanina, nasasabi namin yan, zero emission po yan. Yung ano, yung mga nuclear plant po, katulad ng ating, ipokus na lang natin sa BNPP, sa Matalo. Lahat po yan, iisa ang design. Ang panggatong labi, isa-isa na, iba. Sa Bataan Nuclear Power Plant po, doon sa reactor, mayroon isang parang cubicle, nalalagyan nila ng spent fuel. Yung spent fuel, yung pong spent fuel na yun, misnomer po, sa ginagamit ng iba, waste. Hindi po natin dapat tawagin ang waste yun. Spent fuel. Ngayon, yung pong spent fuel nilalagay doon para palamigin at para mag-detain yung radiation effect. So pag wala na po yung radiation effect at malamig na, binabundle po yan. Binibili, marami pong bumili niya, marami pong paggagalitan dyan. Dyan po nakukuha yung tinatawag na isotope. Ang isotope po, yan ang ginagamit sa mga modern medicine facility. Katulad ng MRI, scan. So, nakita po ninyo, pagka MR kayo, scan, napakamahal. Kasi binibili po natin yan.
Ngayon, ang sa pangkuhan po, yung sinasabi yung sinasabi din yung nasa port line. Ang nagsasabi po niyan, karamihan mga geologists, tila hindi nila alam ang trabaho nila. Kasi ang geologist po, ang papel lang yan, habang itinatayo yung planta o habang nagsasurvey kung saan itatayo. Kapag nakatayo na yung planta, wala na silang pakiram dyan. Kasi nagdana sa approval ng International Atomic Energy yan, at saka yung mga ating mga engineers dito. Ang katunayan po niyan, yung nuclear power plant, ikumpara mo sa mga coal natin, yung conventional plant, mas madali pong i-operate ang nuclear power plant. At kung sakasakaling paanda rin yung batay nuclear power plant po niyan, ang sinasabi nila, sure na mag-ooperate. Kami pong mga mechanical engineer, trabaho po namin yan. So ina-assure namin na kung paanda rin yan, nandito kami mga mechanical engineer para paanda rin yan. Yun po ang masasabi ko sa concern. Ngayon, siguro pwede pong dagdagan niya. Ano, hindi ka natin si Ito. Ito. Yes, no. Primarily, the past, siguro since the start of 86, no, the number one scientist, so-called scientist, put forward by the anti-nuclear lobby, it's Dr. Kelvin Rodolfo. And kilala na po namin yan si Dr. Rodolfo, no? And just to give you a and ayokong mag-sound ng glib or I don't want to sound like na parang di ko ayokong bigyan ng attention yan. But for many years, like Kalemi said, since the start of this effort to revive the plant, we've had many forums, we've had more than several confrontations with Greenpeace, WWF, Eco Waste, you name it. Okay? Yung mga globalist agenda yan nangyayari. Including Kelvin Rodolfo. And in all of those fora, si Dr. Rodolfo, hindi niya sinasabing, wala siyang sinasabing mali sa nuclear energy. And he states all the time, number one, I am anti-nuclear, period. So alam mo na anong lalabas niya sa bibig niya. That's his number one. So hindi, you cannot talk to him on scientific or technical matters. Kumbaga, mahirap gisingin ang gising. Ayaw makinig. Now, the other thing is, in those fora also, and to much to siguro Mr. Rodolfo's dismay, is that UP Director of NICS, si Carlos Arcilia, has opposed Mr. Rodolfo on every single point that he raised about this nuclear power. That it is unsafe, that it is on a fault line. When was the nuclear power plant supposed to be operational? 1984. Right? Then. How many years, what is it now? 2016? Tapos nang pinatubo. Many earthquakes hit the Philippines since then. Ayan pala. Ano sa nuclear plant? Nothing. And we always ask any geologist who says, it is going, there might be an earthquake, the fear, mag tinatakot tayo na there might be an earthquake. Can you predict that there will be an earthquake next year? No. No. Can you predict that there will be an earthquake 100 years from now? No. But you can count the number of people that died because we didn't operate the nuclear power plant. Yes. So those fears and those political fears, again, walang technical mali, walang environmental concern. It is the cleanest, zero emission. What more do you want?
ang isa po sinasabi na yung nangyari sa Chernobyl. Chernobyl, Fukushima, 3 Mile. Yan ang alas nila. Yan ang nilalabas nila parate. Oh. Let's take it one by one. Okay? 3 Mile Island, right? Correct. Ilan namatay sa 3 Mile Island with nuclear? Wala. Fukushima, ilan namatay because of nuclear radiation? Wala rin. Chernobyl meron? Chernobyl, marami. Yes. Marami is what? Gano'n marami. See? So, and Chernobyl, it was built, the plant was built without the approval of the International Atomic Agency. Why? Cold War, Russia wanted to prove that they could have the capability. So gumawa nila paspasan, di man lang naka-cover, di man lang naka-ano. So katangahan ng Ruso yun. Did they repeat it? No. Since then, was there any accident? No. Fukushima is 5 meters above sea level. Tinamaan ng tsunami. 13 meters yung tsunami, one of the biggest in history. Bataan nuclear power plant. How high is it? Anybody? 18 meters above sea level. So if we had a tsunami earthquake effect related to just as strong as Fukushima, hindi pa rin tatamaan yan. And personally, we've visited the site many times. The Bataan Nuclear Power Plant is essentially a new nuclear power plant. The reactor is... Even if it's old? No, it's not old. It's never been operated. Wala. So many IAEA has visited, TEPCO, KEPCO, everybody has visited and said, pwede pa yan. One final question. The president has come out with a dog, not in my watch. Yes, yes. Nakabasa namin sa media, not in my watch, siya ay operate the BNPP, which is really very discouraging. I am for operating. Yes, yes, yes. So ano ang chance during the Duterte's term na ma-operate siya? Actually, we answered that kanina. Yes, yes. Actually, ang nangyari niya, sir, si Kalemi answered it kanina. Ang lumaki dyan, when he first came out, he said he would operate it. Because that was his part of his National Energy Development Program. Okay. And then, binisita siya ng mga ating mga kaibigan, nakalaban natin. And then he vacillated. But the press, of course, will come out with saying, oh, he reversed his decision. Which is not the case. If you look at the transcript, di naman yun in-reverse. Because he was given certain information, sabi niya, oh, sige, hintayin natin baka ano. Okay. And then so there are certain people led by Energy Secretary Cusi who went to him and said, look, this is a no thing. This is viable, this is a plan, you came to him with a plan. And he said, okay, game. So hinihintay na lang yata yung EO. So he's now safe. Okay siya. Again, so again, a lot of this Renaissance Philippines will be holding a lot of fora about this. We need to re-educate, especially the younger ones, about nuclear energy. So we will be coming out with a lot of material, a lot of frequently asked questions about these things. Because our belief, especially our generation, no? There's a lot of fear being propagated, not enough reason or science. So I think we will come out with that. Thank you for your okay. Question. Last statement from question from Brother Eric, I sympathize with the plight of our brother Muslim, led by Amoran Andoga, on the. On the destruction of the mosque, no? This is a tantamount to desecration of a worship place, no? An international violation, actually. I have a suggestion. I don't know if you have already done it, no? Because this could be elevated on the international level. Meaning to say, you can ask the assistance or get the attention of the OIC,
to intervene so that this will be uncovered, no? And our brother Muslims will be protected along this line. Have you already elevated this issue to the OIC? Good question. That's a very good question, Brad. Actually, Dato. Yeah, yeah. Actually, we are still waiting for the final resolutions of the Department of Justice on our case filed with them for trial. That is only criminal aspect. Kasi itong issue na ito impute into different problems, different case, like civil case and criminal case. Mayroon pang questions of law involving the international law, yung sinasabi pa kanil, Geneva Convention Protocol, which has been duly violated, as well as yung separation of church and state to be filed before the Office of the Supreme Court. So, after that, tinitingnan namin nito, then we will file, of course. But if there is, for example, something that would, merit our aspirations on these advocates, baka hindi matuloy. Depende yan sa sitwasyon. Kaya hinintay namin yan. As a matter of fact, pinag-aralan namin na sana hindi tumaulit, mabigyan ng katarungan based on of our law na magkaroon ng, of course, punishment, kaparusan for those people involved for these illegal demolitions of our mosque. Kasi ito, karamihan binabaliwala nito eh. But this should not be done. Because, you know, under the divine law, under the open, it says that most churches is not an ordinary house of individuals, but it is a house of God where the people met their Lord to seek for forgive, mercy and forgiveness. Kaya magagaling yung mga constitutionalists natin, nilagay dito na yung rights of the church cannot be taken by the state. Kaya sinasabi nung separation of church and state. Pero dito sa ginawa nila, linapastigan nila mga batas na yan. Binaliwala nila. Hanggang sa nagbayaran sila, kasi bininta ng Philippine Reclamation Authority yung lupa where the mosque was situated doon sa pure gold. Binili naman ng pure gold na napakabubo ng abogado nila na alam nila hindi pwede yan. Yung contract of sale between the Philippine Reclamation Authority and pure gold is can be nullified. Because it is against public policy, public order, moral. At sinabi sa batas na pwede nullified council yun. Now, ipangalo din kung bakit nila ito ginawa ito. Siguro dahil Muslim kami, minority kami, hindi nila naiintindihan na itong mosque na ito, bahay ito, tulad sa nasabi ko nila, bahay ito ng Panginoon. Pag magalit sa iyong Panginoon, iba ang parusa. Karma. Okay, karma. Whether you believe or not, if you try to ask the more than billion followers of Islam, except in Caballo, because in Japan, there is the most people this, kasi kumuha ng pera. So sabi nila sa inyo, kaya kayo nagkaroon ng, tragedy or natural calamity, dahil hindi nyo rin irespekto, ginagalangin yung Panginoon. At kahit yung bahay niya, sinisira nyo, and replace mo to your shopping mall. Na pinapakita mo na mas may kapangyarihan nga bilang tao, ginawa niya kaysa iyo. Nalulugi. Kaya, yes. Nalulugi. Kaya, napapansin natin na nung September 26 ng demolition yan, after a week, nagkaroon ng strong earthquake. Dahil the three, biggest churches in Central Visayas. Sumunod naman yun to, a few twists, nagkaroon tayo ng tinatawag na Yolanda. Ito ang pinapaliwanag ko ever since. Sana naiintindihan ako ng isang violent Filipino. Because of course, mayroon tayong iba-ibang religion. The question is that, sabi ng Katoliko, our religion is true, it's not Islam. Ganun rin sa Buddhism. But again, yung constitutionalist ni magaling, na-anticipate nila yung situation na kailangan malagyan ito ng batas para hindi magalaw at magawaan abusuin yung mga authority sa gobyerno yung tinatawag ng pananampalataya. Thank you, Andy. At last, Erola.
sa nuclear power lang sa akin. Comparison lang, ang present every month, itong modernong lumalabas sa mga electronic devices, yung bang mga naka-install sa nuclear power plant based on your study, hindi ba siya inabot ng mga expiration at hindi ba ito maglalagay ng risk? Although, binantayan talaga yan ng napakahabang panahon. Mahabang panahon talaga yung naka-standby, inip, lahat, lahat ng ano. Hindi ba ito malalagay lalo sa risk? Siguro ang tinutukoy mo yung main control. Kasi ano yan eh. Ang Korea, ginamit nila yung kanila, matagali lang ginamit yung dating main, yung dating control system nila, which is monolog. Analog. Oh. Ngayon, yun sa atin, para maalis naman yung akala nila, hindi safe, papalitan natin yan. Pwede natin palitan ng computerize yan. So, yun. Hindi naman masyadong magastos yun eh. Alam mong, ang totoong ano niyan, nung lima kami mechanical engineer na tumingin yan para tingnan talaga yung safety at saka integrity. Ngayon, ang nakita namin dyan, may mga nawala. Yung mga nawala, palitan lang. So, umabot kami sa pag-estimate namin kasi isang kasama namin talaga nagtatayo ng power plant. Ang sinabi namin sa report namin kay Presidente Pinoy, yung magagastos dyan, hindi mauubos yung $1 billion. At pwedeng paandarin yan sa loob ng 12 to 18 months. Ganyan ang walamin. Pero yung talagang pinakapuso ng ano, yung reactor, wala pong ano yon, wala pong naging problema. Kaya nung nagpunta yung kailan na nagpunta yung mga taga yung nag-ibang bansa at saka yung mga taga at saka yung taga IAEA. Ang sabi po ng isang reporter, sige tumingin kayo kung may makita kayong kalabang diyan. So ganun po ko nami-maintain po 'yan. Ngayon ito dahil sa ano. Kasi pag napag-usapan po natin yung nuclear energy ano. Ang alam lang natin murang kuryente. Pero meron pa ang isang ano niyan, yung Bataan Nuclear Power Plant. Meron pa ang isang, may pakinabang po tayo ng malaking pakinabang dyan. Mismong ang IAEA, sinabi nila, pwede natin lagyan ng nuclear desalination plant po yan. Ano yung nuclear desalination plant? Yan ang nag-aalis ng alat sa tubig dagat. Ngayon, ang mailalagay daw dyan, lima. Ang isang unit na mailalagay mo dyan, makakakuha ka ng 5 million liters a day. So, ibig sabihin nun, potable water po yan. Yung paligid ng yung mga barriers na katabi ng planta, makakakuha sila ng libreng tubig. Yung sobra niya, sobra pa rin yun. Yung sobra niya, padadalawin mo siya agriculture. So, kung mamalinis na tubig yan, tutubo yung mga tanong mo. Ano ang gastos mo dyan? Yan ang tanong. Ang gastos mo dyan, yun lang unit, parang katulad ito ng ginagamit sa Saudi, yung reverse osmosis na tawagin. Mura lang ho yung ano no, yung paggawa ng mga piping lang. Tubo-tubo lang yun. Ang gagamitin mong panggatong dyan, wala. Libre. Kasi ang gagamitin mo dyan, yung sobrang init ng planta, kaysa tumapon sa itaas, ay di gamitin mo, yun ang pakilabang na makukuha natin na dapat nating maintindihan yun. Very nice. Sige, last promitos. Yes, just to add, no? Sa question. O, ba't tayo nakita tayo? Yung Japan, just to add, no? Marami kasi yung sa aming kalemi, and you can ask him personally, no? Sa lahat ng advantages. Tama, aside from isotopes, aside from water. Yung India and Russia have floating nuclear desalination plants. Yung mga nandun siya, they get water, tapos potable. Imagine nga how many lives could have been saved. Okay, yeah, on the last part, yung question natin ng Japan still operates analog nuclear power plants, ha? Because it makes sense. You don't have to convert it to digital. Kaya naman eh. So, there you can upgrade if you want. Mas ano yung ano, pero
Japan still operates analog. Not all, yung mga bago, syempre digital na. Pero yung luma nilang ginawa, hindi nila pinapalitan. They just maintain it. Sige, Mons. Sa analog, if you notice, yung mga bagong auto ngayon, yung speed open nila, digital. 6 kilometers per hour ngayon. If you look 10 years ago, yung meter namin ganun. Pareho lang yun eh. Pareho lang shows speed. So it's a matter of how you want to look at your information. So ganun din yun. Yung dati, will work fine with new one. Okay. Siguro, if you want to look modern, magiging digital. Then it will still work perfectly fine. Even sa cellphone, iba? Ito mo, nakita mo meron nung clock. Kung gusto mo yun, may small number ang lumalabas. Yan yun eh, principle. Okay, with that, I'd like to thank our guests, Andy, Lemy, Monsi, and Itos, at ang aking malaking bigan na si Jobo, Elizes. At sino walang calling card ni Jobo, nandito, kung gusto niya i-contact siya, get it to me. Thank you so much, and see you next week.